Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, "Kayo po ba ang paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Pagdating nila kay Jesus ay kanilang sinabi, "Pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyon ay maraming pinanggalingan si Jesus, mga pinahirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masamang espiritu, ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at pinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Napakahirap kung sa halip na tuklasin ang mga kaloob sa atin ng Diyos ay ang tinitingnan natin ang ating kapwa at mapadadala sa inggit na hindi lang sana mayroon ako ng kung anong kinamatnan niya, kundi nais kong sa akit wala sa kanya ang nais ko. Nakakalungkot mabuhay ng laging hindi makontento sa kung anong mayroon tayo. Wala namang perpekto sa buhay. Ang tinutumbok ni Jesus sa mga salitang hinalaw ay ang mga taong maiinggit sa Kanya. Sa ibang salin, ang nag-aalinlangan ay isinalin bilang ang naiiskandalo o natitisod. Ngunit hindi basta tisod, kundi pagkakatisod ng mga naiinggit. Ang inggit ay kanser sa pagkatao at sa lipunan. Sa kulturang Pinoy, ang tawag natin dito ay crab mentality. Walang makakaangat, damay-damay na, ayoko nang nalalamangan ako. Ano ang lunas dito? Ang makontento sa sariling buhay? Simpleng kasiyahan. Matuwa sa kabutihang palad ng iba? Sabi ng isang Juan de la Cruz, paring Carmelita, pantas ng iglesia, kaibigan ni Santa Teresa de Jesus, hindi natin makakamit ang lahat. Isa sa mga dakilang bigay na iniaabot ng Diyos sa buhay na ito ay isang kaluluway ay malinaw na ipaunawa at ipiramdam sa Kanya nang matayog mula sa Diyos na maunawaan niyang maigi na hindi maaaring maunawaan o maramdaman lahat. Pagsasagawa. Kung may nararamdaman akong inggit, dumarating yan. Kung papaano ko papatulan ang damdamin ito, diyan ako maaaring magkasala. Maging bukas palad sana tayo.